Hello, hello guys! Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back to my channel, Simon's Dream TV. Sa nakaraan kong video, sinasabi ko po yung first 10 comments ay aking isi-shoutout. So, shoutout muna po kay Cyrox, Di Katakutan Stories, Busyong TV, Kiki Raganas, Tia Gargar, Lily Dawn Official, Kito Coach Leila, Legendary 20 TV, Heart and Cases, Joshua Lumolho, Tambayan Enidoro, Vincent Amancia, Crystal TV, Cherry TV, at sa aking may bahay, Mrs. Virginia Raganas Piroy, mega shout out sa Johan. And to my next video is the tutorial of how to use Ludcal 2 for computation of cargo during loading operation. Let's go guys! Thank you! Alright guys, good day. Tuturo ko sa inyong lahat kung paano gamitin ang Ludcal 2. So pinutin natin yung Ludcal, i-open natin sa computer. Ito na yung kalalabasan. So maraming icons dyan. Unahin natin yung diesel. So pindutin natin yung diesel. Pack. Merong fill upan dyan kung anong tanke ang meron. Enter. Tapos yung fuel. So maraming mga tanke dyan. Fill upan natin yan isa-isa. Enter ka lang. And then papasok na yun. And then pagkatapos ng fuel, meron tayong freeze water. Dito sa aming barko, sa Ludcal na ito, port and starboard lang. So madali lang yan. So after ng water, punta tayo sa ballast. Nandyan lahat yung tangke ng ating ballast. So fill upan mo lang yan. Pwede mong gamitan ng weight. Pwede mo ring gamitan ng percentage. So papakita ko sa inyo. Pwede nating i-focus to para makita ninyo yung mga tangke sa barko namin. So yan, fill upan na natin yan, yung mga tangke na yan. Kung nakikita nyo, may weight, merong percentage. So ang gagawin dyan, pagka fill up mo, enter lang, enter, papasok na yon. So ito yung judgment nito. So meaning, dito makikita mo kung okay ba yung barko mo. Ibig sabihin, naka-blue lahat yan kapag okay siya. So punta tayo sa cargo. Diyan sa cargo, pwede ding weight, pwede ding percentage. So pareha lang, i-enter mo lang yan, papasok na yon. So pagkatapos mong i-enter lahat dyan, tingin ka sa kaliwa, makikita mo yung draft ng barko, displacement, lahat ng mga kailangan mong malaman nandyan. Tingnan mo din yung sa judgment kung naka-blue lahat. Kapag ka merong pula, ibig sabihin hindi okay yung barko mo. So let's proceed to the stowage factor na binigay ng charterer. I-enter mo lang dito, same procedure, enter. So dito naman, yun yung kailangan mo na i-print. At ito yung i-calculate ng Ludcal. Strain stability, grain stability, BHD. So pag-print nun, makikita mo lahat kung ano yung kailangan mo. Dito naman sa initial, dito mo i-enter yung estimated bigat ng provisions, yung constant, yung density ng ballast, fresh water, fuel, at diesel. And after that, pupunta ka sa C condition. Mamili ka sa dalawa, pwedeng C, pindutin mo lang yung icon, pwedeng sa port. Pero I recommend all the time, dapat mong ilagay sa at sea. And then pagkatapos niya, i-enter mo yung density ng tubig kung saan kayo nakalutang. Pagkatapos ng lahat ng yan, puntahan mo yung judgment. Dito mo makikita yung ginawa mo kung okay ba siya o hindi. So salamat po sa inyong panonood, sa mga kabaro ko. Sana po nakapagbigay ako sa inyo ng kunting kaalaman. Sa uulitin po, paalam!